Hey guys, welcome to Mama's Voice. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Hello po, Archbishop. Una po sa lahat, magpapasalamat po muna kami sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin despite your busy schedule po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa interview natin. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo, Karen, na nagkaroon ako ng pagkakataon para maipahayag ko sa inyo ang, well, ako din sa inyo ang aking buhay, ang aking sarili, ang aking bokasyon, lalong-lalo na ang pagdiriwan ng kapistahan ng Our Lady of Peña, Francia. Una po muna sa lahat, Archbishop, siguro po magpakilala po muna kayo sa ating mga audience. Ako po si, mahaba po pangalan ko, Rolando Octavus Joven Tria Tirona. No? Octavus po dahil ako'y pangwalo sa walong kakapatid, ako pong bunso. Ako bunso, pito kami. Limang babae, tatlong lalaki. Okay? So ako po, yun ang Octavus, pangwalo. Ang mother ko is Jay Joven, siya'y taga Ilocos Sur. Ilocana siya. Ang father ko, medyo yung family name namin, two words, Tria Tirona. You know? Ang galing naman sa Kawit, Cavite. So yung mga lolo ko, mga kasakasama ni Aguinaldo nung panahon ng revolusyon. Kaya nga gusto kong part ng aking bukasyon talaga maging militar para sundin yung footsteps ng aking mga great-grandfathers ng mga military. So, dahil ako po ay matatapang talaga, ano, Archbishop. Sabi ni San Pablo, dapat daw tayo maging mahinahon, persevering, no, at saka compassionate. Anyway, ako'y pinanganak, isinilang na ako sa Maynila, Sampaloc boy. Nag-aral ako sa UST, sa aking part ng college. Pero ang aking elementary sa Central Secular University, you know, hanggang high school, boys high school. Meron boys high school noon. I graduated, I think, 1962. Nagbisa lang ako sa CEO, Loyalty Day nila. Then I transferred to San Beda for my college. Eh, doon ako nung sa college ko, doon ako punang naisipang mag-join sa pumasok ng seminaryo. Ano po yun, Archbishop? May na-inspire po kayo sa something or someone? Well, alam mo una, Karen, ito talagang mystery ng bokasyon eh. Hindi naman ako churchy. In other words, hindi ako katulad ng mga ilang batang laking simbahan na sabihin natin. Of course, pinagsisimba ko, dinadala ko ng mga magulang ko, paglinggo. Eh, sa totoo lang, paglinggo, kasama ko ang father ko. Ako tigagising sa kanya sa pag-homily na, pagtapos na homily. So, hindi talaga ako exposed sa mga katulad ng mga bata ngayon sa parokya. So, ganun. Hindi na ako churchy. Pero nagsimula ito nung ako estudyante sa sentro, fourth year high school. Pinadala ako sa Baguio, yung Student Catholic Action, SCA, leadership training. So, during the conference, pero siyempre break, binigyan kami ng mga madre ng gospel, ng ebanghelyo. Okay? So, one time, sa free time, binuksan ko lang yun at random, nabasa ko yung parable of the sower and the seed. Kung naalala mo yung apat na uri ng lupain, di ba? O ng mga hinahinagis na binhi, di ba? So, ulit tumubo. Pagkatapos, para mga may nagbubulong sa akin at sasabi, anong klase kang lupa, Rolly? What kind of soil are you? Yun. And that actually triggered to make me reflective na naging palaisip talaga ako. Parang hindi ako pinapabay, iniiwanan ng tanong na yun. E, siyempre, at that time, I was in high school, hanggang first, second, third year college ako, no? Siyempre, time na mag-gimmick yun, na mag-party. Yes po. Parang nawawala ng lasa na yung mga kasiyang pangbata sa sabihin natin, mga adolescent gimmick, no? Every time I attend parties or do something, parang at the end, I ask myself, after this, what? What? So there was an emptiness that was crying out na dapat punuin. So hanggang sa hindi ko na matiis, nag-retreat ako. At naipahayag ko siya sa Jesuit priest sa retreat. I was third year college then. Sabi niya, you know, I think there is a calling there. And I remember what he said, no?
si Father James Macan, sabi niya, you know, when God calls you, you cannot run away. And I think I was running away for 4 years. Kasi ka gusto ko mga sundalo eh. Ano, so, eventually, wala nga akong kilala. Although, dalawang kapatid ko, madre. Missionary sila. So yun, nag-last lubok ko, nag-apply ako muna sa, nasa San Beda ako, nagbabasa na ako ng mga religious books, yung mga about congregation. Yes, po. Gusto ko maging contemplative, yung mga trappist, yung mga mahigpit, yung di nagsasalita. Oo, oh, oh, hindi lumalabas. Yun ang gusto ko, mga kamaldulis, Carthusians, trappist. Hindi missionary, hindi mga SPDD yun. You know? Pero, since wala naman, hindi ko na maalam yung mundo ng mga kongregasyon, eh, alam ko lang, SPDD, malapit kasi sa amin yun. So, pumunta ako doon, ang kapaya ko. Eh, ito nakakatuwa. Di-interview ako ng pare, si Father Floresca, eh merong phone call sa kanya. Okay. So he stepped out of the room. Sabi niya, anak, magbasa ka muna dyan. So, ang dami niya literature eh. May nakita akong flyer, ginawa ko, yung picture, praying hands. Nakalagay doon, be a man of prayer, be a Carmelite. Nung kinalik ko ganyan, merong schedule ng life nila. Okay. Eh nakalagay doon, 11:30, PM. Okay. I mean, madaling ano, gabi. Nagdadasal sila. Uy, ito yung nababasok ko sa mga trappist sa Carthusia. Gumigising sila ating gabi. So, tinago ko yun. So, paalam ko, hindi na ako bumalik. Tinawa ko yung Carmelite. Nakausap ko yung vocation director nila. Usap kami. And then, in-interview niya ako. Pinadala sa akin yung grades ko. So, natuwa naman siya. Then, binisita yung family ko. Believe it or not, in 1 week's time, naka-impake na ako, so I went to join the Carmelites sa Iloilo ng Saharo. As aspirant or postulant, yun ako nagsimula. 1964 yun. Ganun ang anong yun. Ano po, Archbishop, ang sinabi po ng inyong mga parents? Lalo na po kayo. Actually, kasi siguro yung dalawang kapatid ko, madre, kaya tahimik lang sila. They never push me. They never discourage me. Absolutely, they just let me decide on my own. Kayo pa rin ay nanonood ng Mama's Voice, Mama Mary's Voice. For more limang siglo content, like, share at subscribe natin ang ating mga social media platforms. I remember, sabi nga nung father ko one time, sabi niya, anak, halika nga, pirmahan mo to. Parang ano yung educational benefit. Sabi ko, Dad, I don't need that. Why? Because I think I want to join the seminary. Nagulat sa ng father ko, ah, really? Ito ba yung bigla siya? So, then ang mother ko, nalaman ko later ko nalaman na, yung palang mother ko, sumusunod sa mga kapatid ko mother, siya sabi, I think Roll is getting serious about yung religious life. Yes, po. Because he goes to mass every day, wala namang examination. No? Kahit wala pong hinihiling. Oo, kami na, nagsisibaro ako araw-araw, ano niya. Pero, but they never, wala. Hanggang sa pabasa ko, open sila. Siguro, because of my two sisters, isa doktora na po, nagmadre. Yes, isa pharmacist, nagmadre. Eh ako bunso. Eh, ang sabi ko siguro, dahil bunso ako, ako black sheep, sabi siguro, good riddance, sige na. Malis ka na ako sa mga gusto, you know? Pero hindi naman yun na... Pero tuwa rin naman sila. Then, you know, I really feel that you talk about Saint Therese. Yes, po. When I look back, you know, everything is grace talaga. Biyaya ng Diyos siya. Kaya so, hindi ko pwede pagmalaki na, you know, all throughout, you know, I did it. You know? What I could say is, I was even given the grace to respond to Him. Pati yung pagsagot sa kanya, tinulungan niya ako. Kasi siguro kung ako lang, hindi ko kakayanin tumugod siguro. I just, tatakot ako, madi-discourage ako, o madali akong mahulog sa tukso ng diablo na huwag ka na pumunta dyan. No? So, in a very subtle way, siguro, na-build up sa akin ngayon. How's your life po sa mga Carmelite? May mga challenges po ba? Oh, number one, I love Carmelite charism, you know. Kasi ang Carmelite Charism makasenter yan sa word na intimacy. Na divine intimacy. Yun ang talagang core namin na yung heart-to-heart relationship with God.
Kaya nga sa Carmelite, ang tingin sa prayer, and Carmelites are supposed to be experts of prayer, it is a living out your relationship with God. Not so much asking for things. You know? Secondary na yun. Yes, so ang panalangin talaga yung pagsasabuhay mo ng relasyon mo sa Diyos. Puso sa puso ang relasyon sa Diyos. Kaya gusto-gusto ko yung mga words ni Jesus na very Carmelite na sinasabi na, dwell in me as I dwell in you. Remain in me as I remain in you. Very language siya ng mga Carmelite. Yung divine intimacy. And of course, siya, nababalot siya ng silence. Kaya kung gusto-gusto ko din ng silence. Na-train kami sa silence. Kasi hindi natin value yung time ng Pilipino ng silence. Eh. Maingay tayo eh. Festive people tayo, yes, di ba? Kaya tawag sa atin, Filipinois. Di ba? Filipinois, hindi Filipinos. Maingay tayo. No? Tumahimik ka, sasabihin nga agad, sis, magtatahimik, may problema ka ba? Yes po. Di ba? Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo marunong manahimik. Mm-hmm. Pero I can tell you, Karen, na ang panahimik is a very powerful force. A very powerful force to drive you to do something good, but it can also be a very powerful shield or wall to protect you from what is evil. And a very powerful force, you know, to make your heart grow big, wide, and all-inclusive. So, kaya, dapat masana din tayo sa silence, sa silence. Kaya, isa yan sa, na-appreciate ko very, very much sa Carmelite spirituality, yung silence, solitude, and then yung prayer, yung katahimikan, yan, ano yan, isa yan. Archbishop, paano po yung experience nyo? O kumusta po yung experience nyo during your early years po ng pagiging pare? So I was ordained April 21, 1974. I was ordained in Rome, you know. Sabi ko nga, third year college na ako nang pumasok. And then after novitiate, tinapos ko yung pang para fourth year philosophy ko sa San Carlos Seminary. And then pinadala ako sa Holy sa Israel. 1 year to study Bible and pre-theology. And then from there sa Roma. 1970 hanggang 76 ako sa Roma. Doon ako na-ordinate. And, siyempre, it's a different environment. Yes. Unlike here. Dito, panahon yun ng martial law eh. No? Panahon ni Engelberg dito yun eh. Ito, wala naman Engelberg dun eh. You know? Pero alam ko yung mga kanta niya. Yes, you know? Kaya nung bumalik ako dito, it's a different world. I have to make adjustments. Saka siyempre, galing ka sa isang very enclosed community, you know. Pagdating mo dito, ibang situation, martial law pa noon. Yes po. So, activism. Kaya I really have to make adjustments, you know. So, in other words, I got involved in social changes, transformation. Pero I never, parang, always within the context of who I am as a Carmelite, as a religious. Kaya nga, non-violent ako. I don't espouse violence, you know. But I am prophetic when it comes to against human rights, you know, yung abuse, ganyan. So yun, so talagang nakibaka, in other words, nakikibaka ako. Nagmamarcha, demonstrate, you know, kikipagkabulan, o inahabol. Pero always in the context na as a priest, as a religious. Yeah, as a religious, so... I was enjoying it even as a young priest. Kasi meron akong vision eh, na I'm a priest not on my own. Ang priesthood was partnership with Jesus. And so I look at Christ, how he was as a man and as a priest. So, well, tapos hindi ako pwedeng gumawa o pumiris ng iba sa kanya. Sa kanya nang galing yung pagiging pare ko eh. Siya nang tuturo sa ko yun. So ang challenge sa akin is to discern. Kaya dapat, yun, minabasa ko ng Ebanghelyo kung paano siya kumikilos, paano, anong kanyang posture or stature before adversaries. Kasi kung bisan, high blood ako, nasa dugo namin yun. Eh. Oh, yung high blood, kabitin nyo eh. Alaban parati. Oh. So, kaya yung mga moments wherein I could see Christ na in the middle of so many attacks, rejections, cool siya, cool na cool siya. Wow, sana ma-ano kaya, ma-adapt ko yan. Ganong atitudo. Archbishop, ano po yung pinaka, sa natatandaan niyo po, yung pinaka-memorable po na assignment po na naibigay po sa inyo? Well, I don't want to compare. Lahat ng assignment ko because it's given by God. Yes, you know, I always say, sabi nga na, bloom where you're planted. You know, so I try to bloom where I'm planted. So I enjoyed my stay in
in Malon, the diocese in Manila, first of all, where I was made auxiliary bishop with Cardinal Sin. Yes, po. Hawak yung district na Pasay, Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa. Ewan ko, nalalo, PPLM. Puro pogi lahat, maganda. Bago hatiin ang Manila noon. So, hawak yung district na yun. Mm-hmm. I enjoyed it. I love my place there. Mm-hmm. And then, all of a sudden, ginawa akong administrator ng Bulacan. Wala akong kalam-alam. Mm-hmm. May problema yan. Sa, lahat naman may problema. Eh. Yes, po. So, I tried my very best. You know. I did my best. And then, I was transferred to Infanta. Mm-hmm. I love ko rin yun dahil nung Carmelite student ako, pumunta na ako sa Infanta, sa mission. Namamangka ka, nagbumotor ka. I enjoyed it. No? Siguro yung in terms of fullness of missionary work, o yung talaga sasabihin natin, very basic and very simple life as priest sa Prelacy of Infanta. Andun ako doon. Makikasalamuha ka talaga sa mga duka, makikisama ka sa kanila. Tapos nagka-flash flood pa noon. No? Dami na matay noon. So talagang doon ang yung tulong mo, yung kakayahan mo makisa sa mga tao, yung adjustment po, nandun talaga yun. Yes. So siguro yun ang pinaka, nasabihin ko, memorable in terms of teaching me, no, how to adapt, you know, how to listen, you know, and how to exercise my priestly ministry. And then of course, here in Bicol, the wonderful assignment in Bicol there. No? People are so nice. You know? Ako, taga Manila, at Manilenyo, may pagka-aggressive tayo, di ba? Yes. Kaya pag dumarating yung mga kaibigan ko dito sa Manila, dito sa Bicol, siya sabi ko, oy, nasa Bicol kayo, kaya dapat kalmado kayo. Dahil be cool. Nasa Bicol kayo, you know. Oh. Pero mabait na tao dito, sarap ang pagkain, syempre, you know. And above all, yung demosyon sa Mahal na Birhen, yes, Our Lady of Peña Francia. Mm-hmm. So, like, share at subscribe natin ang episode na ito to spread the good news and good vibes. So yun ang parang sasabihin natin na yung it creates even that certain light-heartedness, no? Parang hindi mabigat. Yes. No? Masaya. May mga problema. Siyempre, di ba alis yun eh. Problema, may mga issues, di ba alis yun. Pero somehow, nalalampasan awa ng Diyos. Speaking of Our Lady of Peña Francia po, ano, napaka-popular po dito sa Bicol po ng Peña Francia. Pakikwento naman po sa amin, Archbishop, lalo na po yung mga hindi taga dito or hindi pa po nagpunta dito. Well, sa totoo lang, maski ako mismo, hindi ko ganong alam doon ng Peña Francia. Eh, nung nasabing magiging Archbishop ako dito, I'm the fourth Archbishop, 32nd or 34th. Bishop yata. Siyempre, nag-research din ako. Yes, po. Na ang apparition pa rin ito sa Peña de Francia, may isang lalaki, si Manuela, na naginip siya. Na para tinatawag siya. Hinanap niya yung bundok. Hanggang sa nakita, tagpo niya yung bundok. At sa lupa, inagukay, nakita yung imahe ng Mahal na Birhen. Yun ang image, yung itim. No? Nakatayo siya, patayo siya, gano'n. Tapos, siyempre, kumarot siya si Peña. And then, isang seminarista, may nagkasakit, napagaling ng imahe sa Spain. As seminarista, pumunta dito sa Pilipinas. So, dala niya yung devotion. So, yun. Tapos, nagpa-drawing siya. Kaya, mayroong Peña Francia sa Paco eh. Yes po. Meron doon, no? Tapos, nung pumunta siya dito, pinadala siya dito, hindi pa siya pari noon, yun ang paggawa siya ng imahin. Ayon sa istorya, nagpa-curve siya ng imahin ng Blessed Mother, eh, itim yun. Ginamit niya yung dugo ng aso. Parang nag-butcher ng aso. Yun ang ginamit na parang pinta. Tapos yung daw aso na itinapon sa ilog, aba nabuhay, lumangoy ulit. Kaya parang unang miracle. You know? Mayroon. So, since that time, marami ng mga miracles na nangyari. Doon lumaganap ang devotion. Also, sa panahon ng mga earthquakes sa mga natives, you know, para nakikita lang Mahal na Birhen na Peña Francia. So, talagang kumalat. Ngayon, siyempre, ang Bicol, dinadaanan pa natin ng bagyo. Yes po. Kaya may mga pagkakataong sa Truly Our Blessed Mother, lumilihis naman ang bagyo. So, maraming mga testimonies. Kinumpile nga nila yung mga graces eh. May libro yun na napakaganda. Ito. Ano po usually yung mga activities po dito, Archbishop, kapag po feast day ng, dumarating po yung feast day ng Peña Francia? Ang dalawang major dito is yung translasyon.
at saka yung fluvial procession. Pero before that, meron din sineserbate din yung kapistahan ng Divino Rostro o Holy Face. Kasi ang istorya naman yan, nagkaroon ng cholera sa Manila, tapos itong mga pare, dahil meron din sila, dala din rin yung debusya sa Holy Face sa Spain, niluklok nila yun, ipinrosesyon nila, hindi nakapasok dito ang cholera. At saka yung obispo mismo ang nagdala ng image. Kaya ako kamo ngayon, reenacting that. Kaya yung last day ng ano ng nobina ng Divino Rostro o kapistahan, dinadala ko yon, yan yung image. So parang dalawa yan, Holy Face and to Our Lady of Peña Francia. So Our Lady of Peña Francia naman, siyempre meron tayong nobinaryo, may misa, madasal, and then merong tinatawag na sungko. Sa mga parishes, dinadala yung imahin sa mga business establishments, sa mga bahay, nagdadasal sila. So, iniikot para bumibisita ang Mahal na Birhen sa spirit ng kanyang pagbisita kay Isabel. So it is festive not only in terms of, you know, earthly or worldly festivity, kundi very spiritual festivity. Kaya meron silang harubay, parang ina-announce na, oh, dubinari na ngayon. Kaya may mga bandang umiikot, you know. Kasi makikita mo sa mga malayong lugar, may nagdadala ng image na, bibisita sa isang sitio o siya sa barangay. So very spiritual yung week na ito na nangyari yan. Oh. Isang week po ang celebration? Actually, 2 weeks eh. Kasi 1 week is sa Divino Rostro and then 1 week sa ano. Ngayon, ang civic government, kasi partner na rin namin, kaya meron sila mga civic parades. Kaya. Pero magandang ugnayan namin. Na we see to it na wala yung mga budget na hindi naman, that's not proper to the festivities, no? Wala yung ganong inuman, yes. Wala yung ina. Noong una, meron doon, pero na sa pag-uusap, naalis yung mga ganun para mag-focus na kasi spiritual. Kaya nga, ang Naga, tinatawag ngayon, I mean, by act ba yun? As, Pilgrim City of the Philippines, ang Naga. And one of the biggest spirit centers in the Philippines, if not the biggest, you know, dito si nagaganap sa Naga. Archbishop, ano po yung inyo pong pinaka-memorable na na-experience dito po sa feast day ng Peña Francia? Ang pinaka-memorable na na-experience ko dito is when I see poor people, mga lola, lolo, talaga dala-dala yung mga anak nila. Or when you see poor people talagang lining up and people of all walks of life, makikita mo talaga yung asking for help sa mukha nila. Siguro, sirap na kabuhayan. No? O kaya baka may sakit. Yes. Kaya makikita mo talagang yung longing ng Filipino na magdasal dahil may pangangailangan sila. Yun, natatouch ako talaga. Yung piety nila. Misan, naiya ko sarili ko na sila masakripisyo, maglalakad dyan. Tapos titignan mo, wala naman dalang backpack yan. Ano lang, dala, plastic lang, tubig lang, ilang kakali. Pero nandun sila, matyaga, pipila sila doon, tapos pagdarasal. So yun ang sa akin, ang pinaka-edifying. It really moves me to see that. Ano po, Archbishop, inyo pong mga advocacies dito po sa Archdiocese? Well, since naging pare ako sa Manila pala, hanggang ngayon, ang number one advocacy is scholarship. Dahil sa dinami-dami ko mga programa noon, iba-iba yung mga microfinance, sila. Sa kahuli-huli yan, I believe na scholarship pala ang pinakamagaling. Yung mga pakapag-aral, tumulong kasi sa estudyante matapos pakapag-aral. Education. So, kaya ang mga scholars ko, hindi sila yung mga cream of the crop, no? Yung mga galing na, no? Hindi, yung mga nasa middle low para magkaroon ng chance makatapos. Basta tinatanong, tsaka wala akong examination. Minsan, may scholar, I'll give an example. Kasi kumain ako sa isang restaurant, yung nagsiserve. Ako sabi ko lang, tikasang ka, ganyan. So, ano tinapos mo? Wala po. Bakit? Ano? Hindi ako nakatapos high school. Bakit? Financial po. Then, nung tatanungin ko na siya, oh, masipag ka ba? Sumakaral, opo. Sige, punta yung nanay mo sa opisina. Hindi, kaya in-interviewin ko doon. Yes, po. So, then, noon, nagpaparal ako sa private, pero masyado ng mahal, hindi ko na kaya. Ako po. Kaya sa state university sila, so we provide them allowance.
plus yung mga gamit nila, pangangailangan nila. So, last year, naka-graduate ka ba 8? Meron mga medtech, may social work, wow. Mga may architect po, masapa sa board exam. Mm-hmm. At the moment, siguro, meron ako natin ito mga 35 scholars. College siya, college siya. Tapos meron din ako sa Mindanao, Muslim. Mm-hmm. Yan, tinutulungan ako sila. So, education for me is the best. Join us again next week on the next part of our interview. I would like to thank Simpang Makapagal Vision Center for my eyewear. We would like to thank the following. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dade. Jamata Raishinen!